Hello mga best, welcome back again sa aking channel. Sa inyo mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat and maraming salamat sa inyong patuloy na panonood dyan at pag-share ninyo mga ideas and comments dyan. Sana nasa healthy, happy and safe life kayong lahat mga best. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo in Jesus name. Amen. Shoutout sa inyong lahat mga best. Shoutout pala kay Sister Lucy Dila Victoria, shoutout sa you best. Kasi nag-shoutout ka, shoutout siya yung lahat mga best. So, share. Bisaya, bisaya dyan. Apoy tayo. Magandang factor. Gising. Sigaw bulat diha. Lami na bang bulat? Bisaya. Shoutout. So, diretso ako magbasa sa isa sa nag-comment sa inyo best. So, marami na kayong nag-message dito best. So, ang lola nyo ay hindi kaya lahat. Kasi marami din akong gawain dito best. At maraming days hindi ako nakapag-video. Walang time. Busy ang lola. At kahapon ang agang gumising ng mga anak ko. So, hindi ako pwede mag-video na nandyan sila. So, sana magkaroon ng time na maging sarili akong studio. May ganun factor. Ang taas ng pangarap mo, te. Hello, best. Mangarap tayo ng mangarap man lang tayo. Lakihan na natin. Kasi libre yan. Ganun factor. Kahit pa paano ma-inspire tayo dahil sa pangarap natin. Ganun. Who knows? God will make everything possible. May ganun factor. Kahit sa paghahanap nyo ng afam mo ngayon, kahit feeling niya imposible yan, God will make a way. Kung talagang strong yung paniniwala niyo na God will make a way talaga. Basta taos puso yung prayers. So, yung prayers ninyo dyan best. Ang pananalangin ninyo na galing sa puso talaga ay dinidinig ni Lord yan. So, diretso tayo sa nagmasin. Dami mo sinasabi, te. Ginan, basa ka na dyan. So, magbasa tayo. Dear Ate Sally, huwag ko nang banggitin yung name mo, best. Huwag na. Mayroon talaga nang request dyan. So, hey, Ate Sally, 61 years old na po ako. At may afam po ako na taga Germany siya. At siya naman ay 71 years old. Mag 2 years na kami this August. Pero, niminsan, di siya nag-I love you sa akin. Kasi po, ang sabi niya, gusto niya muna kami magkita in person. Last year, nagpadala siya ng pera sa akin every month. Then biglang nag-stop na siya na magpadala. Every day siya na mag-text sa akin, parang lumabas pa bisaya ko. Every day siya mag-text sa akin, nagsasabi kung saan siya pupunta. Kung papasok na siya sa work, lumalabas pagkabulol ko, best. Kung papasok siya sa work, ganun. Every day, my God, tawarin mo ako, Lord. So every day nag-video call naman kami. Napaka-gentleman po niyang tao. Cool-headed po siya. At kaso po, parang nawawala na ako ng interest sa kanya. Kasi po kahit sa mga special occasions like Christmas, birthday, Valentine's Day, wala man lang present na binibigay. Nako, bakit po ganun? Di naman po ako after sa mga material na bagay na yan. Pero syempre po, bilang partner niya, siya po nagsabi na partner na niya ako. Nag-expect po tayo ng kahit anong present sa kanya. Tama po ba? Ano po ba sa palagay nyo? Seryoso po ba siya? More power to your channel, sis, and God bless. Maraming salamat sa pag-share mo, sister. Sabi mo, si Afa Mois, mag 2 years na kayo. Eh, parang overdue. May ganun pa, overdue. Parang ano na, due date na. In fact, say over 2 years kasi matagal na yun para sa akin, best. Eh, since pandemic tayo, pero na-appreciate natin yung panahon na hindi kayo pwede magkita kasi pandemic at bawal. Pero 2 years na yan, matagal na yan, bes. Magto 2 years na kayong dalawa this August. 61 ka na, siya ay 71. At sabi mo ay pumapasok siya sa work. Eh, talagang sipag ni Lolo. Siguro ang work na ibig niya sabihin ay talagang company niya. Kasi dito, retired na talaga yan, bes. Kahit iba, wala pang 60 or 60 na gano'n na yan, pension. Pero si Alpha mo is 71 na. Baka sarili niyang business yan. Sabi mo, hindi man lang siya niminsan. Hindi man lang nag-I love you. Naku, ang hirap banggitin yung I love you, bes. Parang, hello, mutual understanding, okay na yan eh. Pasado na yan, okay na yan. Hindi na tayo bata, gano'n na. Hindi na uso yung I love you na yan, gano'n. So, hindi man lang siya nagsabi ng I love you. Ganun factor. At nagpadali, last year, lagi siya nagpadali ng pera.
biglang nag-stop. Hindi na eh, yung edad ni Lolo Bes, medyo may ano na, nakalimutin na. So, sabi niya, biglang nag-stop. Baka nagbago yung feeling niya, Bes, ganun yun. Biglang nag-stop. At ano ba yan? Hindi na siya nagpadala. Na hindi man lang nagbigay ng mga, na, kahit anong present ka, mga special occasion, like Christmas, birthday, Valentine's Day, ganun fact. Hindi man lang niya binigay. Kahit paano mag-expect naman tayo kasi tinuturo na tayong partner niya. Anong klaseng partner ba? Partner in... ano? Kasi, ano bang partner ibig sabihin niya? Partner in business? Partner in something? Pero kung ang wife ang ibig sabihin niya, mas malalim na ano yun, Bes. Pero partner lang na pala sinabi niya. So, malabo talaga si Afa mo, Bes. At, prangkahin mo to, Bes. Sabihin mo, asawa ang hanap mo. Ano bang gusto ng Mr. Ay, yung Afam na yan? Kasi parang naglalaro na lang siya eh. Parang wala na siyang masyadong plano, Bes. Kasi, kumbaga, 70s na kasi siya. Parang gusto lang niya mag-enjoy sa life, ganun. So, wala ka rin magagawa dyan, Bes. Kung ayaw niya magpadala, hindi mo naman pinisabihin. Hey, Afam ka! Saan na yung dati mong lagi ka nagpapadala dati ngayon? Ngayon, hindi na. Dati, lagi-lagi yun eh. Ngayon, wala na ba? Ano ba yung Afam? Ano ba naramdaman mo sa akin, Afam ka? Ganun. Eh, kung halimbawa, si Afam mo, Bes, hindi mo naman pinisabihin na, hello, Afam. Ibalik mo ang dating ikaw. Kasi doon kita nagustuhan. Wala ka nang ka-sweet-sweet dyan, Afam ka. So halimbawa, hindi mo naman ba din sabihin yan? Kasi kung sabihin mo yan, Bes, talagang isang salita mo lang dyan, sabihin mo, ay, ano ba yan? So, ano lang yan, parang pagmasdan mo lang ginagawa niya. So, nakikita mo na nga siya na hindi na siya nagpadala dati, hindi na siya ganun ka-sweet, wala na siyang present na. Eh, kung hindi ka na masaya dyan, Bes, walayan mo yan, Bes. Basura mo yan. Maghanap ka na iba, sobrang daming Afam, Bes, na matitino, na talagang magbigay kulay sa buhay mo at lagi kang excited, lagi kang masaya. Hindi mo yon matatagpuan sa kanya. Nagbago na si Lolo, Bes, ganong ugali niya, tanggapin na natin yan. So, magbalot-balot na, Bes, dandahan ka na maghanap-hanap dyan, ipost mo yung pinakamagandang beauty mo dyan sa dating site, sa Christian Filipina dating site na meron ako dyan sa description ng mga videos ko. Try mo mag-post dyan, Bes. Kung mayroon mag-message sa'yo, replyan mo yan ng wink. Hindi mo naman kailangan magbayad. So, kung nagbayad si Afam, masend yung wink at ma-feel ni Afam na interested ka sa kanya, who knows, ang destiny mo ay nandyan pala. Yung Afam na magbibigay kulay sa buhay mo, Bes, na magpapangiti ng puso at bunganga mo. Bunganga talaga. Nagpapangiti sa'yo. Mali mo na dyan yung Afam talaga na, thank you, Lord. Oh my God. Ang bait talaga ng Diyos sa akin at binigay si Afam. Higit pa sa pinag-pray ko. Paano mo sabi, Bes, kung nagtiyaga ka pa rin dyan sa Afam na pasaway. Problema at dagdag kulubot ang bibigay sa'yo, Bes. Umanap ka na iba, mahalin mo ang sarili mo. You deserve somebody who loves you. Kasi alam kong caring ka, so makakatagpo ka na Afam na magki-care din sa'yo. Si Lolo ay nagbago na at mukhang wala pa siyang interest na magpakasal. Wala pa siyang masyadong plano. Eh, kasi may edad na rin siya, Bes. Kailangan niya ng babaeng umunawa sa kanya. So, hindi sa ibig sabihin na 70s na siya ay ugod-ugurin na talaga. Marami dito sa ibang bansa na sobrang nasa 70s na, 70 plus, ay talagang super healthy sila. Kasi sa kinakain nila at sobrang active sila. Instead na magsasakay sila ng auto kasi may mga coach naman sila, nagbabike sila. Ganun. So, sobrang ano sila, sport person. So si Afam mo, Bes, ay nagtatrabaho pa talaga siya. Baka sariling company talaga niya yan. Kasi sobrang expired. Sobrang ano na yan, retired na yan. Nasa 60s pa lang dito, nag-retired na. O 60 plus, retired na. So siya 70 plus na siya. So I think company niya yung pinagtatrabuhan niya. Baka ganun. Or talagang he just love his work. Ganun. So baka naman busy sa work si Lolo. So talagang prangkahin mo to, Bes, para makapag-move on ka na at makapaghanap ka ng ibang mas magmamahal sa'yo. Kasi yung naalala ko yung pamangkin ko, ang asawa niya is from Germany. At hindi naman lahat, pero mostly sa kanila, hindi naman talaga, para sa kanila ang pera ay pinaghirapan. So, sa kanila yon. So, mostly, most of the time, hindi lahat talaga mapagbigay. So, ganun. Mag-pray ka lang kay God, Bes. Just pray to God na sana bigyan ka ng Afam na wala kang ibang masabi kundi thank you, Lord. Maghanap ka na ibang, Bes. Yun ang advice ko sa iyo. And maraming salamat sa pag-share mo and good luck sa iyo, Bes. Mahalin mo ang sarili mo at tandaan mo, you deserve somebody who loves you. At kung feeling mo hindi maibigay ng Afam mo yan ngayon, so, why wasting your time sa taong hindi masyadong nagpapahalaga sa beauty mo, Bes?
Maraming affirm na magpapangiti sa'yo, magpapa ano ng puso mo dyan, tibok-tibok factor, ganon. So maghanap ka ng iba, best. Maraming affirm dyan na matitino at makatagpo ka niyan pag hanapin mo yun. So good luck sa'yo and shout out sa inyong lahat. Oh my God, ang daming message pa nagising niyo anak ko. Kay Real, ay dito muna to, kay Sister Wilma Juanites, Happy Mother's Day si Sally at sa lahat ng Mothers sa Universe. Salamat sa iyo, Sister Wilma Juanites. Shout out sa iyo, best. Happy Mother's Day din sa mama mo. Ganong factor ang lola nyo. Kay Sister Wilma Bakiran, sinusubukan ko po mag-sign up sa Christian Filipina dating site, pero bakit po kaya hindi ako makapaglagay ng picture sa profile ko? Ulitin mo yan, best, kasi lahat naman nakapaglagay ng picture, why... Bakit hindi ka pwede? So, kung pwede ng iba, pwede mo rin yung gawin, best. Try mo ulitin, best. Bakit ba? Baka may problema lang. Ulitin mo para malagay mo yung profile pic mo dyan. Para makapangisda naman yung mga affirm dyan. Maraming isda dyan, best. Ilagay mo yung picture mo dyan na feeling mo ikaw ang pinakamaganda sa buong mundo at nag-iisa ka lang. So, ilagay mo yan dyan, best. Para ang mga isda dyan. Ayun, ang ganda niya. Ganong factor. Andito na ako. Ganon, katagpo na. Imagine Landasan. Happy Mother's Day to you, sis. Maraming salamat, Sister Emma. And sa mama mo din, best. Ganon, ingat kayo dyan. Ganong factor ang lola niyo. Kay Sister Kay Karil. Good evening, Ate Sally. Happy Mother's Day. Effective talaga lahat ng mga payo niyo. Ingat kayo dyan with family. We love you. God bless. Maraming salamat kay Sister Kay Karil. Effective yan, best, kasi based on my experience yan, best, at nakita ko na ang result niyan. So, ganung factor yun. Kung sino yung sumunod sa aking daan, ay nasa matinong daan. Ganung factor talaga. So, good luck sa inyo, best. Kasi yung mga ginagawa, pinapayo sa inyo is na napatunayan ko na yan na okay talaga ang result. Kasi nandito na ako sa ganun. Nalagpasan ko niya ang mga dinadaanan ninyo. Merci, suhor. Paikot naman ang ring mo, best. Ganun, sikutin nga natin. Andito ka sa... Galing ka sa ano, best? Broken heart. Pero katabi mo ang star. So, ganun talaga. Mostly talaga, bakit tayo nasaktan? Nabigo? Kasi yung tao na yun, hindi para sa atin yun. Merong para sa atin na mas okay talaga. So, maghanap ka ng affirm, best. Kung meron kang affirm dyan at okay, tuloy-tuloy mo lang. Kasi makatagpo ka ng tamang affirm. Happy Mother's Day, Inday. Makatawa ko ni mo, best. Sa man, best. Ganun factor. Sa ako na wong, kalatawan. Ganun factor. Gracia Makiling. Happy Mother's Day po, Ate Sally. God bless. Salamat sa iyo, best, and sa mama mo dyan. Kay Sister Diana Cabanza. Good day, si Sally. Para sa sender, naku. Di kasi pareho mga affirm. May mga affirm na malambing. Meron ding hindi. Naku. Basta mahalaga, nagkakaintindihan kayo. Sabihin mo kung anong ayaw mo at gusto mo para malaman mo yung sagot ng affirm mo. At go with the flow. Love yourself. Keep safe, everyone. And God bless. Talagang matibay na si Sister Diana Cabansag. At hindi na to basta-bastang matumba kasi matibay na siya. Marami na siyang alam. Ganon. Kay Janice Olario Linian. Hi, Ate Sally. Happy Mother's Day po. May ka-video call po ako. Everyday kami nag-uusap sa video call. Naguguluhan po ako kasi di naman siya nag-I love you sa akin. Naku, gusto niya daw ako. Pag sinabi ko naman sa kanya, I miss you more, reply niya sa akin. Ask ko lang po, seryoso po ba siya sa akin? Sabi niya, pag okay ang flight, pupunta siya dito sa Pinas to meet me eh. At na-meet ko po siya sa Filipino Cupid nung una ate niya. Ano to, best? Yung una, chinachat niya ako sa Filipino Cupid. Nag-ask siya sa akin, may other apps ba daw ako? Binigay ko kagad yung WhatsApp app. Tapos nung gabi, nag-start agad yung video call namin. Till now, ate, please answer my question. Yung answer mo ay seryoso ba siya? Yung answer mo, ang sagot niya, seryoso ba siya sa akin? Who knows, best, na seryoso siya. Sakyan-sakyan mo lang yung sinasabi niya, who knows? Kasi pag seryoso ang affa mo, habang tumatagal kayo, lalong nagle-level up. Ano ba yan, teh? Anong mismo yung level up na yun? Level up. Ang level up na, kung dati ay friendship lang, kinikilala niyo ang isa't isa, habang tumatagal kayo, nagkaroon na kayo ng plano na one day magpakasal kayo, one day magkasama kayo together, mamasyal kayo together, ganun factor, magkaroon kayo ng mga anak. Pero kahit ganyan naman sinasabi ng mga affirm, best, marami ding affirm na nagsabi na ganyan, pero hindi seryoso. So, pagmasdan niyo lang talaga at huwag kayong maniwala ng buo kasi mahirap na, best. Mahalin nyo ang sarili nyo at isipin nyo na anytime pwede magbago yung putak niya. Kung talagang seryoso niya, gagawin niyang totoo yan. Ganon.
So, sakyan-sakyan mo lang, Bes. Sabi mo kasi, please answer my question. Seryoso ba yan? Who knows? Malay mo, seryoso yan. Tingnan mo lang yan, Bes. Pag-aralan mo na. At sabihin mo sa kanya kung anong ayaw at gusto mo. Para alam ni Afam kung anong limitasyon niya. Para alam din niya. At para alam mo rin ang sagot niya. Ang gusto mo ay hanap mo. Ang gusto mo na ay hanap mo na pa. Pareha lang yan. So, ang gusto mo ay Afam. Yung kumbaga, husband to be. I want to find a serious man who loves me and no one else. A future husband. Who will be my father? Who will be the father of my children? Ganong factor. Hello, tayo may children ako before. Gusto ko lang na Afam na maging father nila. Ganong factor. So, who knows? Marami ding Afam na they don't care kung ano yung past mo, best. Para sa mga Afam mostly is yung ngayon at ang future ninyo together. Mostly ganon ang mga Afam. They don't care yung the past ninyo. Pero meron ding Afam na kahit pa paano, meron ding Afam na ganon ang isip. Hello? Asawa mo yan before. Ba't ko ba paggagastusan yan? So, nasa sa inyo ngayon, best, ang kinabukasan ninyo. Pumili kayo ng Afam na tanggap kayo kung ano kayo at tanggap ang pamilya ninyo. Kasi merong maraming Afam na ganun. At marami ding Afam na hindi nila tanggap ang member ng family mo or whatever your past. Ang gusto nila ikaw at ikaw lang. Maraming Afam na ganun. Na, hello, ikaw ang pinakasalan ko. Ikaw lang yung gusto ko. Kung banggigitin mo yung pamilya mo dyan, ganun, ba't mo sila idamay? Outside ka na sa kanila. Kasi dito ka na sa akin, married na ka na sa akin. So, kasi para sa mga foreigner, mostly sa kanila, pag pwede mo ng buhay na sarili mo, outside ka na sa Colombo ng mga magulang mo. Kung baga, out ka na sa family mo, sa parents mo, buhayin mo ng sarili mo. Parang ganito sa kanila, parang talagang independent. Ganun, hindi lahat, pero marami ding nakadepende sa parents. Pero mostly, katulad ng Mr. Ko, is bata pa yung nagtrabaho na yan. At ganito sila, kahit may sister siya, isa lang naman kapatid niya, hindi sila yung, hey, tulungan mo ko dito. Pero kung kailangan talaga ng tulong, tumulong yan, pero syempre bayaran mo. Hindi yan yung free na gano'n. Bayaran, gano'n sila, bayaran. Pinaghirapan mo yung perang pinahiram mo, bayaran mo yon. So, gano'n sila. So, marami ding Afam na pagbanggitin mo yung family mo, tulungan mo, baka doon kayo magkahulo. Kaya sa simula pa lang, sabihin mo na ito ang gusto mo. Para at least alam mo na ang sagot niya kaagad. So, ganun, maging totoo lang kayo sa Afam niyo, best. Maging prangka kayo. Magkakahanap kayo ng matinong Afam kung talagang ayusin, talagang alamin niyo ano ayaw at gusto niyo, best. Para sa simula pa lang, alam niyo na kung sino ang dapat niyong ibasura or sino ang dapat niyong pagtiyagaan, ganun. So, alamin niyo lang at tandaan niyo yung Afam niyo hanggat hindi pa kayo pinakasalan yan, kahit gaano ka-sweet yan, kahit gaano kabait yan, posible pa rin magbago yan, best. So, dapat nandito na yan sa kukuti ninyo. Dapat naisip nyo na yan para anytime, anumang mangyari, prepared kayo. Hello? Hello, Afam ka. Prepared ako dyan. Ako, kahit gano'n ka sweet, pero pwede ka lang magbago anytime kang Afam ka. Ang daming Afam dito sa mundo. Hindi kita kawalan kang Afam ka. Sinilang ako na wala ka. Hello, Afam ka dyan. Umuutot ka rin ng mabaho. Ganon talaga mag-isip, oh. Parang ano na, naka-prepare tayo talaga yung utak. Maganon. Pag nawala na yung sabay, hello, alam ko na yung prepared na ako dyan. Hello, malayas ka dyan, lumayas ka. Ganon mga Afam. Marami kasi Afam, bes, dagdag problema. Dagdag problema pala, pasawa yan, basura yan. Kasi hindi tayo nagdagdag problema, ang dami natin problema. Ang dami natin basura sa bahay, hindi nga tayo nakapaglinis. Ganon. Diba, basura na yung mga Afam dyan, dagdag problema yan eh. Kaya Beryl Kinlo, ganyan din ang Afam ko, sis. Kaya lang, di ko pa natanong kung may kaibigan ba siya. Kaibigan lang pala. At di naman siya nagpapadala ng pera, ano ba yan? Pero may plano pa siya. May plano na siya. Ay, ako yung nagdagdag na ano ba yan, best. So, may plano na siya at sabi niya, invited daw ang kanyang pinsan sa wedding namin. At gusto niya tumira dito sa Pinas. At ang dami na niyang plano para sa aming dalawa. Salamat at isalin, God bless. Maraming salamat sa iyo, best. Sabi mo, ang Afam mo, mapera talaga yung mga ako. Bas, hindi ibig sabihin na mapera ako, best. Talagang binabanggit ko yan kasi mostly ganun ang gawa ng Afam talaga. Pero sabi mo, ano ba yun si Afam? si Afam daw hindi na nagpapadala ng pera. Sabi mo, best, si Afam hindi naman siya. At di naman siya nagpapadala ng pera, pero may plano naman siya. Kasi naalala ko yung nung nagsesearch pa ako, best. Marami akong na-meet bago yung Mr. Ko. So, marami Afam talaga ang galing ng mga plano. Manabanggit ko na yun sa iba kong video. Meron akong Afam na nakilala dyan na sabi niya, naku, ganito ang bahay papatayin natin since malaki yung family mo. So, dapat malaki yung bahay para ang mama mo, papa mo, hindi na sila magugulan kung saan yung ibang anak-anak.
para nasa isang malaking bahay lang kayo. So iniisip ko, siguro ang bahay niya sobrang laki, sobrang isang barrio siguro yung bahay niyan. Siguro ang kusina niya kailangan namin mag-coach, so ang laki noon eh. Kasi sabi pa niya, oh, kailangan malaking swimming pool kasi syempre marami yung magsi-swimming diyan, alangan ng isa lang. So mag-swimming talaga yan. So malaki yung swimming pool. At saka meron na siya mga business na, oh, ganito ang magandang business diyan sa Pinas, ganito. So meron tayong pabrika na ganito ang i-produce niya in 1 hour, mag-produce ng ganito. So counted talaga, magaling samat ang lolo. So ganito, in 1 hour, this machine will produce ganito 1,000 times, a million times, ganun, nag-multiply pa siya. So ngayon, go, 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 multiply ka dyan. So ang lola nyo, relax, ang bahala ka dyan, lolo ka. So sige, ganito, nipi. So hindi nagpadala. So it's obvious naman, sa salita pa lang niya, eh, kahit yung iba dyan, walang masyadong sinasabi, pero nagpadala ng kahit maliit na pera. So mas magaan yung loob ko sa ganun. Hindi naman isubi ng mukha akong pera, pero mas gusto ko yun kasi may sinasabi, kasama ang gawa. Yung lolo, putak na pula, ang dami, sus, kung ginoo ko, bobo. Anda, hindi naubusan ng laway. So talagang, plak-plak, talagang naglalawin yung bunganga sa mga plano. Tenda, talagang kung maniniwala ka, as in, oh my God, hello friendship, I'm going to be a doña. Kasi ang yaman ng afam ko. Kung ikaw yung tipong sabihin, hello mga kaibigan, I will be the doña soon. Kasi magpapakasa kami ng afam ko. At sobrang laki ng bahay na ipapatayo niya. At ang laki ng mga business. Magkakaroon ka, hello, sino bang walang trabaho dyan? Tambay dyan. Yung mga ano dyan, tagay-tagay lang. Ayo, bigyan ko kayo ng trabaho kasi magkakaroon kami ng malaking kumpanya. Kailangan ko ng mga tahon. Kayong mga walang pinag-aralan dyan, bahala kayo. Walang problema yan. Kasi tuturuan namin kayo. Kaya magkakaroon kayong mga trabaho. Kayong mga tambay dyan, mga laklak ng laklak, mabibigyan ko kayo ng trabaho. Kasi ang asawa ko ay sobrang yan. So marami talaga afam na magaling magsalita. So huwag na kayo masyadong maniwala, bes. Kung ano yung gusto niya, so tuloy-tuloy mo lang. Who knows? Kung seryoso siya, gagawin niya totoo yung mga sinasabi niya. Marami kasing afam na magaling sa salita, wala sa gawa. At ayoko ng ganong afam. Maraming putak. So, sabi mo, si afam hindi masyadong ano, sweet. Ganong factor. Gusto niya tumira sa Pinas. So, sakyan-sakyan mo lang yan, bes, kung gaano ka seryoso yan. Kasi marami kasing afam na ang daming plano, pero wala sa gawa. So, kung seryoso siya, igawin niya yung totoo na yan. So, gano'n na ba talaga kayo katagal nito, bes? Wala ka namang sinabi kung gaano kayo katagal. So, sana medyo matagal na kayong dalawa at okay-okay talaga. Pag-aralan mo lang yan, bes, kung gaano ka totoo at prangkahin mo yan kung anong ayaw at gusto mo. So, maging totoo ka lang sa sarili mo, bes. Wala kang dapat tinatago sa afam mo para kahit papano yung afam mo magising yan. Kasi yung afam na nakilala kung gano'ng sinasabi, biglang nawala yung bes. So, biglang wala ka nang makontak kasi wala namang family niya na kilala mo. Wala ka namang alam na makontakin na para sa kanya. Biglang nawala ang lolo. So, doon ako naghanap at doon ko natagpuan ang mister ko. So, gusto ko yung tao maslis yung sobrang plano-plano. At least meron siyang ginagawa kahit papano. Ganong factor. Tulad ng kahit papano, bigay ng konti. Ganon. At, bawa, regalo sa'yo sa birthday mo. Ganong factor. So, good luck sa iyo lahat, mga best. Kay, ano, shoutout sa iyong lahat, best. Kay sister... My God, kay Sister Jenilyn Breeds, good morning, have a nice day. Si Sally, happy Mother's Day. Si Sally, paikot naman ng Sing Sing Sis. Kami na ba talaga? Nang afam ko, taga UK po siya. Dito ka sa Sunrise Best, katabi ng star. Who knows? Siya ang star mo. Kumbaga, sakin-sakin mo lang, best. Kay Mercy Suhos, sis, ginamos o saging, bahaw na, goy, Ginoo. Ginoo ko kalami manani. Ginamos og saging, agoy Ginoo. Saging sab-a, Ginoo ko kalami manani. Pagkaing Pinoy talagang sarap ng pagkaing Pinoy. Talaga Ginoo ko. Kahit gulay-gulay lang, malunggay diyan. Mahabang buhay. Saan na kayo? Kay Jovelyn Gomez. Gomez Bisaya, shoutout Gomez. Kay Jovelyn Gomez. Gomez, talagang Gomez, Richard Gomez, ginan. So, talagang Gomez, Bisaya talaga. Jovelyn. Jovelyn na lang, best. Ayoko mag-Gomez, Gomez dyan. Gomez. Gomez. Ayoko nang, ayan, Jovelyn na lang. Good day si Sally, paikot naman po. Paikot naman po ng sing-sing mo for me. Gusto ko malaman kung saan po papunta. Pa-shoutout po, sis. Thank you. Salamat sa iyo, best. At saglit lang. Ikutin nga saglit. Ang bilis ng oras talaga. Alam ko gising na yung mga anak ko dyan kasi ang ingay na nila. So, ayan, shout out sa iyo. Nandito ka sa heart, best. Who knows, makatagpo ka ng afam na mamahalin ka. At sakyan-sakyan mo lang, best, kung okay naman kayo dyan. So, tuloy-tuloy niyo lang. At hanggang dito lang, take care kayo, best. Ingat kayo palagi, stay safe. Sana makatagpo na kayong tamang afam dyan. Mag-pray lang kayo. Walang imposible in God's name. Take care, God bless.